Sa ating lahat at maligayang araw ng kapahingahan sa mga isa sa inyo. At welcome po sa lahat ng bisita. Bagaman naninibago tayo dahil ilang pamilya ang wala po ngayon. Dahil po meron pong kasalan na nagaganap kahapon. Kaya nag-uwian po yung Socorro family at wala din po si Brother Ricky at ang kanyang pamilya. So, ngayon po sila Brother Melvin ay doon sumamba sa Karinay kung saan pinuntahan nila yung mga bagong binyagan. Kaya pagbalik po nila, makakarinig po tayo ng mga magandang balita kung ano po ang pangyayari meron doon. Kung gaano po kasi sila mga bagong binyag doon. Ngayon po ang aking party ay magpapakilala sa magaganap. O tatayo dito. Ang nalalangin po ay si Sister Nora. At ang magdadala po ng Mission Spotlight sa atin, o sa nito ng ulat, ay si Sister Rini. Bago po natin marinig ang sa nito ng ulat, tayo po ay hahandugan ng isang handog na awit ni Tatay Sister Arlo. Oh,
dalawa upang maging mag-mabuo. Magpuntuwa ay tatlong oras na biyahe mula sa bayang pinitiyara na yun. Aking buhay ay masarap. At hindi ko alam kung paano ako magbabago upang maging mabuting ina at asawa sa pinito. At samantalang wala ang diwa ni Talita kung anong kanyang isasagot. At kanyang naalala na nakikita niya ang mga babae na yung mga problema sa pag-aasawa na lumalapit sa kanyang ina upang humingi ng payo. Ang kanyang namang ina ay akalin ang mga babae ito sa mga kanunguhang galing sa Biblia. Ang sabi ng aking ina ay walang iba kung hindi ang Diyos lamang ang nakakapagpapago sa isang tao, ang sabi ko talita. Nilalang tayo ng Diyos, kaya alam niya kung paano tayo aayusin. Siya ay nagbukay kay Dolly ng manalangin at magbasa ng Biblia at may umaga. Isa sa mga bagay na unang mapansin ni Dolly kay Talita na sila ay maging magkakwarto sa dormitoryo at ito ay nag-worship ng umaga. Si Talita ay gumigising ng alas 5 ng umaga, mananalangin at magbasa ng Biblia. Alaman ni Doreen na ang tunay ng mga magulang ni Talita ay mga naglalasing at siya ay pala ay inakot at pinalaki ng isang Adventist na ina na pinaturoan siya ng mag-worship araw-araw. Nang mga sunod na meses na si Doreen ay bumalik sa dormitory mula sa pagdalaw niya sa kanilang bayan, si Talita ay may sorpresa sa kanya. Inabot ni Talita ang mga papel na pinasulatan niya ng tatlong mga kwentong pinokya niya sa Biblia. Kasama ang kwento ng karanasan na kung paano ang isang Samaritanang iigib ng tubig sa balon ay nabago ng ang buhay sa 1:4-1:5. Binigyan din siya ni Dory ng pinokya niya ng mission story mula sa unang trimester ng 2017 mission magazine at isang kwento mula sa Children Mission Magazine. Maaari mong basahin ang mga ito kapag may panahon ka, ang sabi sa kanya. Ni Talita, gustuhan ni Dory ang mga kwento at humilipas. Ganito ni Talita kay Dory kung paano nang nagbang taon ay sinimulan niyang panalangin ng kanyang ama. Ngunit ito ay tumanggi sa lahat ng mga pamamanit na tanggapin ng ito. Magkaganoon pa ay patuloy niya ang panagdarasal ng kanyang ama hanggang sa ito ay pagiging pabayag sa kanyang inuwi tinapos na kontrata sa kanyang trabaho. Bilang isang ingenyero at prinsipal, ang sabi ni Talita ay hinihintay niya ang kanyang ama na makalaya sa pagkabilang buo upang magkasama silang pamilya na pagpunta sa bahay sa paan. Kung nabago ng Diyos ang aking ama, maaari niyang baguhin ang iyong asawa. Ang sabi ni Talita, ang damdamin ni Doreen ay naatik ng mga kwento, kaya't sinimula niya pinalangin araw-araw ang kanyang asawa. Sa umaga, si Talita ay nakita niya ang kanyang kwarto ay gising na rin at nagbarasa ng Biblia. Pagkaraan ng dalawang ay tumawag ng bilang babae ni Dory para sa isang nakakagulat na balita. Sinabi niya ang dalawang babae kailan ay ipinagbubara sa lamanan at ngayon ay naguhukay na ng tanong sa isang malaking lamanan na sa sarili niya. Ikaw ba ay nagbibiro? Tanong ni Dory. Umuwi ka at tignan mo sa iyong sarili ang sagot ng kanyang biyanang babae. Nang si Doreen ay umuwi sa kanila, nakita niya ang ulaman. Ang kanyang asawa sa unang kakataon ay nagsikap na sa kasunin siya at iba pang kanin ng kanila. Tumigil na rin siya sa pag-inom ng alak. Wala pa isa sa kanilang nayo ng makapaniwala sa magbabagong nangyari sa kanyang asawa. Pagbalik ni Doreen sa dormitoryo ay pinasalamatan niya sa balita sa pamamagitan ng isang mahigpit na yapos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ang gumagawa ang sabi ni Doreen. Sa kansituyan, si Doreen ay regular na nag-worship ni Doreen.
gusto ko makatulong po sa araw-araw po sa aking buhay. So, napakaganda po ng kwento, ano? Na kung saan dalawang magkaibigan. Pinupuyo isa si Talita, na kung saan ay adaptive ang isang Adventista ng kasawa. Kanyang mga magulang ay lasinggero. Pero naging impluensya po siya kay Dolly, na kung saan nakikita si Talita kung anong ginagawa niya sa araw-araw sa dorm, nag-worship, nananalangin. Sa binasa ni Sister Rini po, tumatakbo sa akin yung sinabi doon na ninalang ng Diyos ang tao. Alam ng Diyos kung paano lutasin ang ating problema dahil siya ang manalalang natin. Kaya po, sa problema na kinakaharap ni Dory, battered wife po siya. Nangingitim ang mata dahil sa bugbog. Ano po ang ginawa niya? Dahil sa nakita niya kay Talita at pinayuhan siya na may gagawin ng Panginoon, pananalangin. Kaya napaka-importante ang prayer po. Na sabi ko nga sa inyo, huwag kayong sumubong manalangin sa inyong mga mahal sa buhay dahil alam nga ng Diyos kung ano ang gagawin sa atin dahil siya ang may lalang sa atin eh. Kaya dito sa istoryang ito ay isang magbibigay kalakasan sa ating nanlulumong puso na nakikita natin ang ating pamilya na hindi natin kapananampalataya. Ang lesson learned po dito, huwag tumigil sa pananalangin na mabago yung tao na mamahal natin sa buhay na madala at maakayin sa katotohanan. Kita niyo po, panalangin, ang sabi ng binan, pumunta ka dito, tingnan mo kung anong ginagawa ng asawa mo. Nawala na po yung pag-iinom. Kaya lahat po may pag-asa habang may buhay. Kaya po, huwag po tayong manghinawang manalangin para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya po, ang iglesia nito ay tumatag, tumayo dahil po sa aming samasamang pananalangin. Kaya ipagpatuloy po natin yun. Ngayon po, tayo po ilalako sa ating lesson review sa pangalawang lesson. Tayo po ay may kanya-kanyang klase na. So, yung apat na care group po ay ang second group dito po, ang first group dito, ang third group doon. Ang fourth natin ay wala. Dahil wala yung mga kabataan. Kaya maghihiwalay na po kayo at sumama na po kayo sa inyong mga grupo at pag-aralan natin ang ating mga leksyon. Salamat po. Pag sino yung group leader ninyo, meron na tayong class record. Hindi natin ang record. Kaya, nasa kalagitnaan na tayo sa July. Kaya kung sino si Kitay, sa lang yung klase, ay leader.